Soto! Goga Bitensky, for sure kilala nyo ang player na to. Dahil ang player na to ang dahilan kung bakit na-injured si Kai Soto sa Olympic qualifying tournament, mga kapatrol. And this is the same Goga ang ating ikukumpara ngayon kay Kai at kung bakit ang laro ni Goga Bitensky ang dapat pamarisa ni Kai Soto. Pero bago yan ay panoorin muna natin ang highlights video ng ating idol na si Kai vs. Avis Goga Bitensky. Obviously, nasa NBA ngayon si Goga Bitensky dahil sa kanyang insane shot blocking ability. Grabe ang kanyang timing at napakataas ang kanyang basketball IQ. And this was in full display sa dalawang play against Kai Soto nung nagtapat ang gilas at Georgia. Una ay nang na-fake niya si Kai Soto for an easy two-handed dunk. At sa depensa naman ay nang akala ni Kai sure 2 points na pero inabangan pala siya ni Goga for a monster block. But make no mistake about it, hindi lang isang magaling na shot blocker si Goga, pero isa rin siyang very skilled big man. Pero nabubuhay si Goga sa NBA dahil sa kanyang insane shot blocking ability. He is not your tallest guy on the floor or the strongest, pero he can dominate the game with his defense and aggressiveness. Napakataas ng kanyang energy every time he is on the floor, pero that does not mean na mas magaling pa siya kay Kai. Potentially, may igagaling pa si Kai at pwede pa niyang matapatan ang mga ginagawa ni Goga. And in terms of shot blocking, ay siguradong may ibubuga pa si Kai. Ang kailangan lang niya ay ang magiging agresibo. At ang solusyon nito ay ang pagpapalakas ng kanyang katawan dahil hindi bihira ang pagiging defensive player. It takes a lot of energy at kung kulang ng kondisyon ay siguradong titiklop ka talaga. Kaya ito ngayon ang ginagawa ni Kai, ang pagpapakondisyon, ang pagpapalakas ng kanyang katawan without sacrificing his speed and jumping ability. Yung timing at high basketball IQ ay nandiyan na yan kay Kai. Ang kailangan lang niya ay ang mag-improve ang kanyang physicality. So far, so good. At patungo na si Kai sa tagumpay. And when the time comes, ay siguradong malalampasan pa ni Kai ang mga ginagawa ni Goga Bitensky sa NBA. At mas kilalani nating maigi si Goga Bitensky. Ipinanganak siya noong July 20, 1999, isang Georgian professional basketball player para sa Orlando Magic ng NBA. Meron siyang taas na 6'11 at naglaro siya bilang center. Siya ay ang 18th overall pick ng Indiana Pacers noong 2019 NBA Draft. Ipinanganak siya sa Sagarejo. Nagsimula si Goga na maglaro ng basketball ng professional kasama ang Vita Tbilisi sa VTB United League. At noong 2015, lumipat siya sa Serbian club sa Mega Basket at na-loan sa Serbian League team na Smederevo 1953 sa sumunod na taon. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa Mega noong 2017-18, si Goga ay tinanghal na MVP ng Junior ABA League at naging pangunahing player para sa senior team. At sa pagtatapos ng 2018, siya ay na-loan sa Bodoknos sa Montenegro at tinanghal na EuroLeague Rising Star para sa 2018-19 season. Si Goga ay isang membro ng Georgia National Basketball Team at nag-debut sa FIBA World Cup Qualifiers noong 2017. Bago yon, kumatawan si Goga Bitensky sa Georgia sa junior level sa FIBA competition. At sa kanyang professional career, naglaro siya sa Vita Tbilisi 2015-2016 at sa Mega Basket 2015-2019. At para sa 2016-17 season, si Goga ay na-loan sa Serbian club na Smederevo 1953 na nakikompetensya sa KLS. Bumalik itong si Goga sa Mega
sa pagsimula ng 2017-18 season at pangunahing naglaro sa senior team. Sa simula ng 2018-19 season, nagpatuloy siyang naglaro para sa Mega at sa isang exhibition game laban sa NCAA Division 1 team na Kentucky noong August 11, 2018. Nagtamo itong si Goga ng injury sa pagtatapos ng first half at hindi na siya nakabalik. At noong December 20, 1918, si Bitadski ay nalod sa Montenegrin club na Budućnost na nakikompetensya sa Top Tier Continental Euroleague. Sumali siya sa team para sa natitirang bahagi ng season matapos mabigong makapasok ang Budućnost sa playoffs ng Euroleague. Bumalik itong si Goga sa Mega para sa natitirang bahagi ng season. At noong April 20, 2019, si Goga ay nagdeklara para sa 2019 NBA Draft kung saan siya ay itinuturing na isang possible lottery pick. At sa media availability para sa draft, lumabas itong si Goga sa isang viral picture na nagpakita sa kanya na hindi siya pinansin ng mga reporters at sa halip ay nakapaligid ang mga reporters kay Zion Williamson, ang naging unang overall pick. Maraming NBA players, kabilang sina Dwayne Wade at Draymond Green, ang nagmungkahi sa kanya na gawing inspirasyon ang picture na to. Siya ay na-draft ng Indiana Pacers at 8th pick sa 2019 NBA Draft. And on July 15, 2019, inanunsyo ng Indiana Pacers na kanilang pinirmahan si Goga Bitadski. At noong October 28, 2019, nag-debut itong si Goga sa NBA na pumasok mula sa bench sa isang 110-99 na pagkatalo laban sa Cleveland Cavaliers kung saan nagtala siya ng 2 puntos at isang rebound. And on February 9, 2023, Goga was waived by the Indiana Pacers after 3.5 seasons. And on 2023 to present, naglaro siya para sa Orlando Magic. On February 13, 2023, Goga signed with the Orlando Magic. And on July 6 this year, pumirma siya ulit para sa Orlando Magic. At naglaro itong si Goga para sa Georgia National Under-17 team noong 2015 FIBA Europe Under-16 Championship Division B, kung saan nagtala siya ng average na 14.2 points, 8.8 rebounds at 3.7 blocks bawat laro, na nagdala sa kanila sa 5th pwesto. Nakamit niya ang kanyang pinakamahusay na pagganap sa scoring sa torneo noong August 13, 2015, kung saan nagtala siya ng 14 points and 11 rebounds sa kanilang 80-66 na pagkatalo laban sa Sweden. At sa 2016 FIBA Europe Under-18 Championship Division B, si Goga ay nagtala ng average na 11.4 points, 10.2 rebounds, 4.1 blocks bawat laro para sa Georgian Under-18 team. Bumalik itong si Goga sa paglalaro para sa pambansang kupunan noong 2017 at unang itinalaga siya sa Georgian Senior National Team sa Eurobasket 2017. Pero dahil sa isang injury sa calf ligament, ang nagpilit sa kanya na hindi makapaglaro sa buong competition.